lang ano, ha? Tingnan mo kung gano'ng halapad. Baka huwag mo, masigit ka siya ng mga tao. Matesting. So, hello guys! Nandito kami ngayon. Titingnan namin yung aming pinapagawang mezzanine. So, tingnan natin kung ano itsura after 3 days. So, sabi nakaporma na daw. Kaya tingnan natin yung itsura. Akit tayo dito. Ayan. So guys, try kong umakyat dito para makita natin yung mesa dito. Takot. Sayang kasi yung space. Kasi dapat nga, ito ay attic. Propose sa attic. Kaya lang ay siyempre, medyo magastos kung buong area ang ating kukunin. Kaya, nag-decide yung asawa ko na gawin na lang mezzanine. So, eto na. Tingnan na natin. So, ayan guys. Mula dito sa aking kinatatayuan. Yan po. So, medyo maingi lang ang mga bata naglalaro sa labas. So, ito na po yun. Yan, naka-ready na. So, by tomorrow, ay tubuhan na nila to. So, dapat dun sa side na yan, meron din yun bintana. Kaso pinatanggal ko rin. Dahil nga hindi na rin naman gagawing at so, tapos yun yan. Ayan, katulad na meron. So, nagpisa na rin yung pagkisan ng pisa na yun. Then, dito pa. So, hopefully, ipatapos natin yan. Then, mula dito. So, dito sa side na to, dito banda ilalagay yung hagdan. And then, sabi ko yung loaf bed. And then, so, bababa muna ako. Nakababa na ako. Try mo ba kumakyat? So, siya naman daw yun sa silip. So, katulad ng sinabi ko kanina, sa side na to, plano ay magkakaroon dyan ng bukbe. So, dito sa baba, yung study area, and then sa taas yung bed. Tapos, may konti pang step para makarating doon sa mezzanine. Okay? So, ganun gagawin. Parehas na kwarto ng mga bata ay lalagyan ng ganun. Bed and then mezzanine. Bali, ang sinakop nilang area ay yung
ito. Yan. Yung area na yan. And then hanggang dito sa may hallway. Ayan. Hanggang dyan yung area na sinakop. Tapos doon sa bali sa common CR natin. So hanggang doon yung so, syempre, tatagos doon, hanggang doon sa may firewall. So, punta tayo dito. Bali, ganun din nga. Low bed din. And then, sa baba ay yung study area ng bata. Magkakaroon din ng hagdan.